Dekadekada na ang problema ng armed struggle sa buong isla ng Mindanao. Ito na ang kinamulatan ng mga karamihan sa mga naninirahan dito. Halos kabi-kabila na ang mga naipaulat na sagupaan sa pagitan ng gobyerno at mga teroristang grupo. Bukod sa pagpigil ng terorismo sa pagkamit ng pangmatagalan na kapayapaan sa nasabing lugar, patuloy pa rin ang pagnanais ng mga Moro na ipaglaban ang kanilang pagkakakilanlan ng gobyerno para sa otonomiya. 14 na taong tumagal ang negosasyon sa pagitan ng mga Moro at ng pamahalaan. 2014 nang lagdaan ni Pangulong Binigno Noynoy Aquino III ang Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro na nagbigay tulay sa Bangsa Moro Peace Process. 2018 naman nang nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act 11054 o ang Organic Law for the Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kasunod na taon, 2019, nang formal nang i-turn over ng ARMM sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. March 29 sa kaparehong taon, makasaysayan ang inaugural session ng Bangsa Moro Transition Authority Parliament. Sa matagumpay na pagsasabatas ng Bangsa Moro, unti-unti nang napapasakamay ng mga Moro ang pagkakakilanlan ng kanilang lahi at pamahalaan nito ang kanilang sariling otonomiya. Sa buong Region 9, isa ang lalawigan ng Zamboanga Peninsula sa lubos na naapektuhan ng armed struggle sa buong Mindanao. Lubos ang pag-aasik ng mga rebeldeng Muslim noon sa nasabing lugar. Talamak ang extortion at kidnapping sa mga dayuhang namamalagi sa rehiyon. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, dahil sa pagpapaigting ng opensiba ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police laban sa karasan, unti-unting naging payapa ang rehiyon ng Zamboanga Peninsula. Nagkaroon na ng oportunidad ang bawat mamamayan nito. Ayon sa pamunuan ng Regional Police Office 9, malaking hamon para sa buong Zamboanga Peninsula dahil isa ito sa mga pinagkukutaan ng mga rebelde sa nasabing rehiyon. Actually, dito sa Police Regional Office 9, it's a challenging region considering na the geographical location of Zamboanga Peninsula, sabi nyo nga po, malapit sa Basulta and sa Lanao. And kung makikita natin, there are a lot of threats from CTGs, local terrorist groups, and lawless elements. Compared to other regions, isa lang ang problema, CTGs lang. So, communist terrorist groups, local terrorist groups, and lawless elements. Kaya patuloy ang kampanya ng Police Regional Office 9 upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa buong Zamboanga Peninsula. Ang Zamboanga Peninsula ay nahati sa tatlong lalawigan, ang Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, at ang apat na component cities nito na Zamboanga City, Dipolog City, Isabela City, at ang Pagadian City. Kaya naman, isa sa pinamumugaran noon ng lawless elements ang probinsya ng Zamboanga Sibugay. Narito ang isa sa pinakamalaking kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, ang Camp Salman. Ang Camp Salman ay pinakamalaking base ng MILF sa buong Zamboanga Peninsula at doon nagsasanay at nagpapalakas ng kanilang hanay. Dito rin matatagpuan ang 113th Base Command ng MILF na nakakasakop sa lugar. Yung combatants namin, hindi lang dito. Galing sa part of Plano del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City, at Zamboanga del Norte. Yan ang AOR ng 113 Base Command. Kaya naman, talamak ang kaguluhan sa nasabing probinsya dahil sa paghahari noon ng Moro Islamic Liberation Front sa bawat bayan ng Zamboanga Sibugay. Kaya naman, isa sa pinupuntirya noon ng militar ang nasabing kampo. Ayon sa tumatayong base commander ng Camp Salman na si Suwaib Edris, halos buwan-buwan ang labanan sa pagitan nila at ng militar. Noon, monthly ang gira namin dito. Kami lang ang naghintay kung kailan
darating ang mga sundalo. Diyan kami sa bundok. Kung aalis ang sundalo, walang gira. Pero babalik sila, gira naman. Stepot kami. Kaya hindi humupa ang paghahasik ng kaguluhan sa buong Zamboanga Peninsula. Ito ay sa kanilang pagnanais ng kanilang pagkakakilanlan at hindi naging madali para sa mga MILF na makamit ang kanilang mithiin na pamunuan ang kanilang sariling pamahalaan. Dahil sa patuloy nilang pakikipaglaban noon sa pamahalaan, daang-daang buhay ang binuwis para sa inaasahang pangmatagalang kapayapaan. Ayon sa kanila, ang pakikibaka noon laban sa pamahalaan ay hindi upang magrebelde bagkus ito'y isang paninindigan na kilalanin ng Islam bilang isang rehiyon at pamunuan ang sarili nitong pamahalaan. Ang ipaglalaban namin ay yung Islamic ideology. Yung Islamic ideology, hindi nasabihin na kung may Christian na kontra namin, hindi. Pero kung i-disturb ang reliyong Islam, ipaglalaban yan hanggang kamatayan. Sa aming panayam sa Deputy Commander ng Gamsalma na si Commander Ustad Jamaa, kanyang ibinahagi ang mga naging karanasan noon sa pakikidigma. Nang kami ay na-discovery ng kontra ng mga military, ay kami in-operation nandoon. Tapos ang nangyayari doon, dahil hindi namin alam na ang sundalo pumasok, kulang kami sa mga intelligent, nalapitan kami at na-surprise kami. May namatay sa amin at may na-wounded. Akala ko katapusan ko na dahil ako sa front line sa team po na yun. Ang nais ng hukbong sa tataan ng Pilipinas ay maubos ang kanilang hanay at tuluyan silang masupil. Kaya sunod-sunod ang pagsalakay ng militar. May mga 105, yung mga international bomb, kayang galing sa Obiten, pero wala naman nasaktan sa awa ni Hawa. May training naman ang mga MLA, may training, ganun ang gagawin namin. Ang nakakalungkot sa labanang ito, hindi maiwasan na may madadamay na mga sibilyan. Kami, kahit hindi man gera, maawa namin kami sa sibilyan, lalo na kung gera. Gaya noon sa Talaib, sa Payaw, maraming naglikas na mga sibilyan. Pero naawa naman kami, pero hindi man dami dahil sa amin, dahil inatak kami doon sa Talaib. Sa kabila ng kaguluhan sa buong Zamboanga Peninsula at sa dekada-dekada nilang paglaban sa pamahalaan, marami man ang buhay na nawala sa kanilang pakikibaka. Malaking hakbang sa pagbuti ng rehiyon ang pagkakatatag ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARMM. Sa pagkakatatag nito ay unti-unti nang natamasa ng mga kapatid nating Moro na magkaroon sila ng sariling pamamahala. Ngayon, masaya kami dahil may usapang kapayapaan na kahit sa doon sa 11054 na Bangsamoro Organic Law na konti lang ang sa outside core territory, ang gobyerno ng Pilipinas ensure to protect the Bangsamoro outside core territory, okay naman yun sa amin. Kaya kami tumagal dahil sa may goal kami, may inaabot kami. Inaabot namin ang ganito. Ito, ganito ang inaabot namin na aabot tayo na malaman ng Philippine government kung sino kami, ano ba ang hinihiling namin, ano ang gusto namin. Nagkaroon tayo ng peace agreement. Alhamdulillah, ay dito kami medyo nakapahinga at medyo nakapaghanap buhay. Ito'y naging hudyat sa pagtatapos ng rido sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng mga kapatid nating Moro bilang pagpapakita ng MILF sa kanilang sinseridad sa pagtalima sa kasunduan. Nagkaroon ng decommissioning ng kanilang mga armas. Sa katunayan, isang seremonya ang naganap noon sa pagsuko ng mga armas at kagamitan sa pakikidigma. At magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagdecommission ng kanilang mga armas. May kasunduan na decommission na 40,000. Tapos may baril. The first time, yung timpo ng ating Pangulo na si Noynoy Aquino, Binigno Aquino III, may ceremonial decommissioning
na 75 firearms at saka 145 na elements yung BIAP. Ceremonial yun. Tapos may chicken bats yung tapos na 35%. Tapos may ngayon na 35%, ongoing pa ang 35%. Hanggang matapos ang 100%. Dito sa amin sa Pers, iba yung ceremonial. Dahil yung ceremonial, walang nakasama dito sa amin. Yung sa chicken fish na may 500 plus na galing dito sa Zamboanga, Zambupin. At saka may nadalang armas na almost 100 pieces na armas. Sa patuloy ng pagsulong ng kanilang otonomiya, nagkaroon ng pagsasanib puwersa sa pagitan ng militar at ng MILF na ngayon ay tinawag na Bangsamoro Islamic Armed Forces o BIAF. Isa sa naging kasunduan ay ang pagpapanatili ng mga kampo ng MILF gaya ng Camp Salman na nakabase sa Zamboanga, Sibugay. Sa ngayon, wala namang problema dito dahil ang kampong ito ay pinag-usapan. May agreement ang GP sa MILF na irespeto ang Camp Salman. Nandito ang Bangsamoro community. Dito ang lahat ng mga armas namin doon sa labas, ipaloob namin dito kahit anong operasyon na hindi na madamay. Sa kasalukuyan, damang-dama na ng mga Moro communities ang paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno sa kanilang lugar. Ayon sa kanilang camp administrator na si Sayola Abdulmin, dahil sa BARM ay maaari na makapag-aral ang kanilang mga kabataan na naiipit noon sa kaguluhan. Dagdag pa niya na sa pakikipaglaban sa gobyerno, napag-iwanan na ang kanilang mga kabataan pagdating sa edukasyon. Katunayan yan, marami ng mga programa ang pumasok dito. Yan sa pagpapatakbo. Kami ngayon, maliban sa Arabic edukasyon, ini-encourage namin yung mga young generation namin, mag-aral sila. Katunayan, ako as focal person, tinatap ko yung lahat ng mga ahensya na pwedeng magbigay ng scholarship, kagaya ng mga TISDA, kagaya ng mga DepEd, kung mayroon ba silang available na mga programa patungkol sa mga skill training, na-administer ko kung paano makabil yung mga young generation natin, yung mga kabataan natin. Nagkakaroon kami ng mga advokasya to let the parents encourage their son or daughter to go to school. Takot ang namayani ng karamihan sa kanila na lumabas sa kampo upang makapag-aral at makipagsapalaran sa labas ng kampo. Inabutan ng aming grupo sa Camp Salman ang kanilang pag-awit ng lupang hinirang. Ang iba sa kanila ay hindi memoryado ang liriko ng pambansang awit ng Pilipinas. Maging si Ginoong Say Lola, aminadong hindi rin ito kabisado. Aside from during my school days na kinakanta ko yun, more or less mga 30 years na ako dito sa Revolution. Nag-graduate man ako ng college, hindi ko na-exercise yung kinag-aralan ko doon sa ano. Dito ko nagamit sa Revolution. Habang kumakanta ko, mayroong mga words doon o mga teksto ng kanta na hindi ko na siya madugtungan dahil sa hindi ko na siya na-exercise palagi. Malaki ang pasasalamat ng mga kapatid nating Moro sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa pagdagsa ng mga programa para makatulong sa pag-angat ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isa na rito ang pagbibigay ng testa ng skills training at trabaho sa mga mamamayan ng Camp Salman. Katunayan, pumunta dito si yung provincial regional director ng TISDA personally at nagdala ng mga programa kagaya ng mga skill training, dress making, welding, patungkol doon sa mga agriculture skill. Actually, nagkaroon na kami ng graduate ng training ng TISDA dito. Siguro mahigit 1,000 na nakapagtapos ng TISDA, which is nakaabil na sila ng National Certificate 2. Katuwang din ang pamunuan ng Camp Salman ng Department of Labor and Employment o DOLE sa pagbibigay ng livelihood assistance dahil malayo sa kanilang lugar ang trabahong pinapasukan. Pangalawang ahensya ng gobyerno na gusto kong pasalamatan din, yung ahensya ng DOLE, Department of Labor and Employment. Mayroon akong ni-request na mga starter kit worth 2.6 million, which is na-award naman nila.
And nandun na yung starter kit ng sewing machine, vulcanizing, food and pastry, bacon pastry, marami pang iba. Sa tulong din ng STI school na siyang nag-facilitate ng mga skill training, nag-share-share kami kung ano ang maganda para sa mga kabataan na kahit papaano, pagdating ng panahon, na pwede nilang magamit sa kanilang pangsariling kabuhayan. Binigyan prioridad ng gobyerno ang karapatan ng mga Moro na bumoto. Kaya naman, nagpunta ang Commission on Elections para sa pagpaparehistro ng mga mamamayan nang maigiit ang kanilang karapatan sa pakikiisa ngayong halalan. Mayroon akong request na registration ng na dito mismo i-held. Ang gusto nga ng karamihan, gusto nilang makaparticipate sa eleksyon. Which how many years sila na hindi nakaparticipate. Blessed naman dahil sa tulong ng UPAP, naimbitar nila si Undersecretary Jimenez na mag-witness o mag-commit na pwedeng dito mag-conduct ng registration sa eleksyon. Sa mas pinaigting na programa ng pagbabalik loob sa pamahalaan, tuloy-tuloy ang pagpunta ng mga kinatawan ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa nasabing kuta ng MILF noon sa pangunguna ng Western Mindanao Command at ng 1st Tabak Division. Sinadya ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno ang Camp Salman. Ito'y upang ipakita na sinsero ang pamahalaan at ang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang matuldukan na ang matagal na sigalot at makamtan na ang pangmatagalan na kapayapaan. Hindi madali at mabilis ang daan upang makamit ang minimithi nilang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Ngunit ito'y naging matagumpay sa pagtutulungan ng lahat ng sektor. Sumisimbolo sa kanilang karapatang mapabilang bilang isang Pilipino. Malaki na ang ipinagbago ng Zamboanga Peninsula pagdating sa usaping pangkapayapaan. Muslim man o Kristiyano, iisa pa rin ang hangad ang magkaroon ng pantay-pantay na karapatan at mas maraming oportunidad. Manirahan at mamuhay ng may kapayapaan sa hinaharap. Magandang gabi, Pilipinas!